ang Pilipinas ay nagtataglay ng napakagandang kalikasan. Ang mga lugar nito, mapalupa man o sa katubigan, maging sa kalangitan ay mayroong gandang maipagmamalaki. Kaya naman, maraming mga dayuhan ang nagnanais na dito nang manirahan. Ang bayan natin ay mayroong mahaba at malalaking ilog na siyang naglalaman ng iba't ibang uri ng mga magagandang hayop. Subalit, isa lang ang uri ng lahing kakaiba sa lahat, na siyang nagtataglay ng napakataas na presyo na umaabot ng 5,000 to 6,000 kada kilo, na kung ito ang hanap buhay mo, ay kaya kang iangat nito. Ang lahi ng isdang ito ay tinatawag at kilala ding President Face. Aba, matindi ah. Sa bansag pa lang ay talagang lamang na siya sa lahat. Ano nga ba ang isdang ito at bakit ito napakamahal? Bago po tayo magpatuloy, kung interesado kayo sa videong ito, ay huwag pong kalimutang itap ang like, subscribe at ang bell notification para ma-notify kayo sa bago nating upload. Willing ba kayong gumastos ng libo-libong piso para lang sa isang isda? Nabinansagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bilang isa sa pinakamahal na isda sa Pilipinas? Well, ito ang isdang Ludong o mas kilala bilang President Fish. Nagkakahalaga lang naman ang isdang ito ng humigit kumulang 5,000 to 8,000 kada kilo. Aba, mukhang mabigat nga sa bulsa. Ang isdang ito ay napabalita ang isa sa pinakapaboritong ulam ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, na siya ding ipinapahaing ulam niya sa kanyang mga bisita. Kaya naman, naging bansag na sa isdang ito ang President Fish. Masasabing ang isdang ito ay para lang sa mayayaman dahil sa taas ng presyo nito at kakaibang lasa. Taglay ito ng napakabangang aroma habang niluluto. Ang isdang Ludong ay kabilang sa membro ng pamilya ng Banaks o Mullets. At ang mature ng isdang ito ay lumalaki na abot sa 12.8 inches at bumibigat ng halos 2 kilo. Ang isdang Ludong ay naninirahan sa ilog at matatagpuan lamang sa Cagayan River at sa mga konektadong ilog nito tulad ng Santa-Abra River system ng Ilocos Sur at Abra. Ang isdang Ludong ay catadromous fish o uri ng isda na naninirahan sa ilog pero bumababa sa agos papunta sa dagat sa pamamagitan ng pagtalon at pag-ayon sa baha para doon sila mangitlog. At pagkatapos nila mangitlog ay bumabalik na rin ito sa kanilang lugar sa ilog. Ang Ludong ay nangingitlog umpisa sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, taon-taon. Subalit, ang taas ng presyo nito at ang napakasarap ng lasa nito ay siyang nagbigay ng pagnanais ng mga tao para kumita ng malaki. Ang siyang dahilan ng halos pagkaubos ng kanilang lahi. Upang mapigilan ang pagkaubos ng isdang Ludong o President Fish na itinuturing ng endangered, pinatitigil muna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa region to ang panghuhuli ng isdang Ludong. Ito ay para matulungan ng ahensya na maparami ang bilang ng nasabing isda. Bagamat naiintindihan ng ahensya na kailangan din ng mga mangingisda ang pangkabuhayan, lalo na at napakataas ng presyo ng nasabing isda, ngunit mahigpit din ang pangangailangan ng ahensya na maparami ito. Nagsagawa na ang ahensya ng upland sa Gipludong at sinimulan ng ipatupad ang Administrative Order 247 noong 2013 na nagbabawal sa paghuli ng Ludong mula Oktubre 1 hanggang Disyembre 31. Sa bawat taon,
kung saan ito ang panahon ng kanilang pagbaba sa dagat para mangitlog. At yan po ang kwento ng pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. Sana ang isdang Ludong ay mapanatiling nating marami at ating mapangalagaan nang siyang may pagmamalaki nating yaman bilang Pilipino. Salamat sa panonood mga sanggay. Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa baba. Ito ang Lorger TV, Adventure and Tutorial Vlogs, ang nagsasabing maikli lang ang buhay kaya gawin nating makabuluhan ito. Maraming salamat mga sangkay, hanggang sa muli.